the power that man possesses in his hands is a joke. Proving to be one of the most dangerous and heavy-handed individuals in the bantamweight division, we introduce a fearless three-weight world champion from the Philippines, John Real Casimiro. Make no mistake about it. Oh, down, it's down, it's down! And I think it's out! Putok nga po ngayon ang balita na kung saan muli nga pong sasampa ng lona ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na walang iba kundi si John Real Casimiro aka Cuadro Alas. Sa darating na Disyembre ay muli nga pong makikipagbasagan ng muka si Casimiro sa kababayan ng mortal nitong kalaban na si Naoya Inoue na si Rio Acajo na may kartadang 39 wins, 2 losses at 26 na knockouts. Sino nga ba si Rio Acajo, mga idol? Totoo nga ba ang chismis na isa din ito sa mistulang halimaw ng Japan tulad ni Naoya Inoue? At 5 Pinoy na raw po ang nilamon at winasak ng naturingang Hapon na ito. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw sa video natin, mga idol. Rio Acajo, 36 anyos gulang, isa ngayon sa mainit na usap-usapan na makakalaban ng 3 Division World Champion, John Real Casimiro. Sa mga di po nakakaalam, 2 beses na po lumaban sa world title si Rio Acajo, mga idol. Taong 2012, na makalaban po nito ang kababayan nitong si Yuta Saito para sa Super Flyweight World Title. Ngunit natalo nga po ito sa isang unanimous decision, mga idol. Taong 2015 naman, mga idol, ay muli po itong lumaban sa isang world title para naman po sa WBO Bantamweight World Championship kontra sa pambato ng Thailand na si Panya Utok. Ngunit winasak nga po ito ng Thai fighter sa round 2 sa isang brutal na knockout. Ngunit matapos nga po ang huling pagkatalo nito, mga idol, taong 2015 ay hindi na po ito muling natalo pa sa lahat ng naging laban nito hanggang ngayong taong 2022. Mula 2015 hanggang 2022 ay nagkaroon po ito ng 13 sunod-sunod na panalo at 8 nga po sa mga ito ay brutal na tinapos sa pamamagitan ng knockout. Kaya naman, mga idol, ay hindi po dapat maging kumpiyansa dito si Cuadro Alas. Limang Pinoy na rin po ang tinalo ni Rio Acajo, mga idol, na sila Robert Utodan na tinalo po nito sa pamamagitan ng knockout, Richard Garcia na tinalo rin po nito via knockout, Jeker Buhawe na tinalo naman po sa isang technical knockout, at Elmar Francisco na tinalo rin po via knockout. At ang huli po, last September 3, 2022 lang po, ang dating world challenger na si Edrin Dapudong na tinalo din po nito sa brutal na knockout. Lahat po ng Pinoy na nakalaban ng Japanese na ito ay tinalo po nito sa pamamagitan ng brutal knockout, mga idol. Kaya naman, masasabi mo po talaga na hindi easy fight si Rio Acajo. Mananabas din po pala talaga ito ng Pinoy boxer. Bagamat mas lamang nga po si Cuadro Alas dito pagdating sa record at achievements, ay hindi po dapat maging kumpiyansa dito si Casimiro. May lakas at knockout power din po si Rio, mga idol. Meron po itong 60.47 knockout ratio. At alam din naman po nating lahat, mga idol, na mas matitibay na po ang training na ginagawa ngayon ng mga Japanese boxer. Kung kaya't karamihan nga po sa mga Japanese fighter ngayon ay sobrang lalakas na po. Sa katunayan nga po niyan ay nangunguna na po ang mga Japanese boxer dito sa Asia pagdating sa mga title belts na nakukuha sa liga ng boxing na dati nga pong mga Pinoy ang naghahari. Magaganda na po at advanced na rin po kasi ang mga training equipment na mga ito kumpara dito sa atin sa Pilipinas, mga idol. Pero syempre, mga idol, iba pa rin po talaga ang kalidad ni Casimiro, ang pinakamaangas sa boksingero ng Pilipinas. Natural ang lakas dahil sa laking probinsya nga po. Walang kinakatakutan, laging handang makipagdigmaan dahil matigas pa sa troso ang pagmumuka. Kung kaya't kung ako ang tatanungin, ay sa palagay ko ay malagim talaga ang sasapitin ni Rio Acajo pag nagkataon. Basta ba maging maayos ang lahat, lalo na ang timbang ni Cuadro Alas, mga idol.
Ikaw, Idol, ano ba sa palagay mo? Rio Acajo versus Gianriel Casimero. Ano ang prediction mo? I-comment mo na yan, mga idol, at pag-uusapan po natin yan sa comment section. Kung nagustuhan mo ang ating video ngayong araw na ito, mga idol, ay inaanyayahan ko po kayo na i-subscribe ang aking channel. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta kay Historia TV Sports Channel. Thank you very much.